pinaka-nakakakilabot na bagay na natagpuan sa The Titanic, ang unang bahagi. Hey, what's up guys? Welcome sa KTV! Tayong mga Pilipino ay napakahilig natin sa mga bagay na pinaka. Pinakamalaki, pinakamabilis, pinakamaganda, pinakamaliit at mga bagay na pinaka. Pinaka-nakakaantig sa paningin ng ating mga mata. Kaya naman, welcome kayo sa KTV! At kung bago pa lang kayo sa channel na ito, ay inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod kong video. Dito lang sa KTV, your dream is possible. Pinaka-nakakakilabot na bagay na natagpuan sa The Titanic, ang unang bahagi. Mula sa mga musical instruments na huling ginamit ng Titanic Band hanggang sa isang inspection card, na pagmamay-ari ng isang misteryosong babae na hindi naman siya dapat sasakay sa Titanic at sa halip ay sa ibang barko siya dapat nasasakay, ay pag-usapan natin ang ilan sa pinaka-nakakakilabot na mga bagay na natagpuan sa The Titanic, ang unang bahagi. Alam natin na ang Titanic ay isa sa pinakamalaking barko na lumubog sa karagatan at ito ay naitala sa kasaysayan. Naunawaan natin ang totoong kwento noong ito ay tinampok sa mga palabas o movie na The Titanic. Ang Titanic ay naglalayag papuntang New York City at sakay ang mga mayayaman na pasahero at mga tanyag na tao. Kaya naman ay hindi na nakakapagtaka kung may mga taong nagbabanda sa loob ng barko habang ito ay naglalayag sa malawak na karagatan. Musical instruments. Dalawang parts ng nasirang clarinet at kasama na rin ang violin na ginamit ng bandmaster na si Wallace Harley ang natagpuan sa mga labi ng Titanic. Alam natin na hindi nakakatakot ang musical instruments, pero ang pagkatuklas sa bagay na ito ay isang pagpapaalaala ng pinakamatinding trahedya ng Titanic sa malalim na karagatan habang ito ay naglalayag papunta sa kanyang paruroonan. Maraming tao ang nakakaalam na habang palubog ang Titanic ay ang banda ay tumutugtog habang ang mga tao naman ay nagkakagulo sa kanilang paligid. Inakala ng marami na kaya nila ginagawa ang pagpapatugtog ay ito ay inutos sa kanila. At dahil doon ay maraming mga tao ang humanga sa katapangan nila. Sa kabilang banda ay hindi totoong inutusan sila na tumugtog habang palubog ang barko. Sa katunayan, ang mga band members ay hindi empleyado ng barkong Titanic. Ibig sabihin lamang yan ay katulad din sila ng ibang pasahero na may karapatang umalis. Pero bakit nga ba hindi sila umalis sa kabila ng tensyon na nagaganap sa kanilang paligid? Pinaniniwalaan na sinamantala nila ang sitwasyon para pakalmahin ang mga tao sa pamamagitan ng kanilang instrumento. Sapatos ng lalaki. Ang artifact na ito ay maituturing na hindi pangkaraniwan na ipinakita sa mga items na nadiskubre mula sa lumubog na barko na Titanic dahil ito ay lasog-lasog na. Ang nasabing artifact ay nagpapaalala sa mga taong nasaway sa trahedya at ipinapakita kung gaano kalakas ang kalikasan. At ang karagatan ang isa sa pinaka-nakakatakot na bahagi ng ating mundo na nababalot ng misteryo.
Bago natin tatalakayin ang panghuling nakakakilabot na bagay na nadiskubre sa lumubog na Titanic, ay isang mabilisang paalala lamang. Na kung ikaw ay hindi pa nakapag-subscribe sa YouTube channel na ito, ay subukan mong mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pang mga video. Subukan mo, wala namang mawawala sa'yo. Inspection card. Ito ay pagmamay-ari ng isang babaeng nagngangalang Marian Manuel. Ano nga ba ang nakakapagtaka sa inspection card na ito? Ipinapakita ng inspection card na si Marian ay hindi dapat nakasakay sa Titanic, pero dahil sa hindi inaasahang pagkakataon, siya ay napunta sa Titanic. Ayon sa nilalaman ng card, si Marian ay original na sasakay sa barko na tinatawag na Majestic. Ito ang original na barko na dapat niyang sasakyan at dahil nga nakansila ang original niyang plano, ay nalipad siya sa Titanic. Makikita sa card na burado na ang nakasulat na Majestic. Ibig sabihin ay may panibagong plano ng sasakyan at ito nga ang lumipat sa Titanic. At sa hindi inaasahang pagkakataon, ang nilipatan niyang barko ay nasangkot sa matinding trahedya na naitala sa kasaysayan ang paglubog ng Titanic. Ikaw, meron ka bang alam na mga kakaibang mga gamit na nadiskubre sa ilalim ng dagat sa bahagi ng lumubog na barko, ang Titanic? Comment down below para malaman din namin at tatalakayin namin sa susunod na mga video. Hanggang sa muli, see you in my next video. Peace out! Mga sasakyan na nilamon ng kalikasan at tinapon na lang ng walang pag-aalinlangan? Balik tayo sa usapang mga sasakyan. Sa paglipas ng mahabang panahon ay patuloy din na umuunlad ang teknolohiya at ang mga kaalaman ay lumalago pa. Kagaya na lamang ng mga makabagong model na sasakyan sa kasalukuyan na may katumbas na malaking halaga o mabibili sa mas mataas na halaga. Dahil ang sasakyan ay isa sa malaking may maitutulong sa tao sa kasalukuyan. Katulad na lamang sa pagpasok sa trabaho, paaralan, pasyalan at iba pang paggagamitan ng sasakyan. Kaya naman ay marami din ang naghahangad na magkaroon ng magarbong sasakyan. Pero sa kabila ng marami ang naghahangad na makabili ng mamahaling sasakyan, ay may mga tao pa rin talaga na baliwala na lang sa kanila na abandonahin ang isang mamahaling sasakyan na inaasam ng maraming tao. Katulad na lamang ng gabundok ng mga sasakyan. Ang bundok ay mas lalong naging pormang bundok hindi dahil sa lupa at mga punong kahoy na nagiging sangkap para mabuo ang isang bundok. Sa halip ay nabuo ang bundok na ito sa pamamagitan ng mga sasakyan na sinayang at pinaglipasan ng mahabang panahon. Matatagpuan sa bansang Wales ang isang abandonadong minahan na ginamit na lamang ng mga tao para itapon dito ang kanilang mga basura. Sa kabilang banda ay nagulat ang maraming mga mamamayan ng bansa matapos nilang madiskubre na pati pala ang mga mamahaling sasakyan ay tinatapon rin dito. Dito ay natagpuan ang isang classic Ford's Cortina na nagkakahalaga sa kasalukuyan ay nagkakahalaga ito ng